Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, gumawa po tayo ng English sentence na kung saan ay gagamit po tayo ng batas ng passive voice na naka-past tense. So, pag po tayo ay bubuo ng English sentence na naka-passive voice sa pangyayari kung saan ay nangyari sa nakaraan, ay ito po yung ideyang may bibigay nyo sa inyong English sentence. Okay? Ang ideyang may bibigay nyo po ay sinasabi nyo na yung ating pinag-uusapan po ay apektado sa ginawang aksyon ng ibang tao. Okay? Na kung saan ang pangyayari po ay sa nakaraan. So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ako ay tinawagan ni Mario noon. Pag gusto nyong sabihin na ako ay tinawagan ni Mario noon, ito na pong passive voice in past tense ang pwede nyong gamitin na pattern para maibigay nyo po yung ganitong klaseng ideya. Okay? So ang batas po kasi ng passive voice in past tense ay kapag gagamit po tayo ng salitang ako ay dapat i-translate nyo bilang I was. Pag ikaw ay, you were. Pag tayo ay o kami ay, we were. Tapos sila ay, they were. Pag siya ay, kung lalaki, he was. Pag babae, she was. Pag pinangalanan natin yung tao, si Tarzan ay, Tarzan was. Okay? So, gagamit po tayo ng was pag gumamit po tayo ng ako, nitong siya, at saka nitong pangalan na isa lang po ang pinangalan ng tao natin. Kung mapapansin nyo, si Tarzan, isa lang po yung pinangalan ng tao natin. So, ang pwede po natin gamitin dyan para sa salitang I, pag tinranslate, ay was. Okay? Pag hindi nyo naman po pinangalanan ng particular, kundi pangkalahatan, katulad ng kaibigan, tapos isa lang naman yung bilang ng kaibigan, was po ang gagamitin nyo. Pero kung ang ginawa nyo po ay mga kaibigan o friends sa English, dapat were. Ito po, W-E-R-E ang gagamitin nyo. Okay? Tinan nyo itong aso. Ito po ay pangalan na pangkalahatan. Okay? Pag particular, papangalanan mo siya ng particular na pangalan. Kunyari po ay ang pangalan ng aso ay Snoopy. 'Di ba? So, yun po yung particular na pangalan. Yung pangkalahatan na pangalan ay ito pong salitang dog o aso. So, pag ang dog po ay isa lang, was ang gagamitin nyo. Pero pag ang ginawa nyo dyan ay dogs, were, ito po ang ipangpaparehan nyo para maging tama po yung kombinasyon ng mga salita. Okay? So, yan lang naman po ang tatandaan nyo. Okay? Yung paggamit po ng was at were. Okay? So, kita nyo na naman po dito kung paano gamitin. Okay? Yung was at were. So, dito naman po tayo sa gitna. Ito naman po yung action na makakaapekto po dito sa ating pinag-uusapan. Okay? Na kung saan po ay ginawa po ng ibang tao. Okay? Na ang kailangan naman po dito ay may spelling nyo po sa English itong action ng naka-past participle. Okay? So, pag tinignan nyo sa dictionary, yung past participle po ng call, nitong C-A-L-L, ang ibibigay po sa inyo ay called. Maglalagay tayo ng ED. At yan po yung past participle ng salitang call. Okay? Yun po ang tatandaan nyo. Tapos, kung mapapansin nyo, yung Tagalog po natin ay tinawagan, hindi tumawag. Kaya tinawagan po yan para ang matukoy po ay yung ibang tao at hindi po yung pinag-uusapan. Kasi pag ang ginawa nyo ay tumawag, ang tinutukoy po ng salitang tumawag ay yung pinag-uusapan, yun yung gumawa ng aksyon. Pero kasi pag passive voice po, dapat po yung pinag-uusapan walang gagawing aksyon, kundi apektado lamang siya ng aksyon na ginawa ng iba. Okay? So, para ito pong aksyon natin na salita, ang maibigay po nating ideya ay ang gumawa ay ibang tao at hindi po yung pinag-uusapan, kailangan iporma po natin sa tama, katulad po nitong tinawagan, para ang maituro po ay ibang tao.
Okay? Tinan nyo, tinawagan ni Mario. So, itong si Mario yung sinasabi kong ibang tao. Kasi yung pinag-uusapan po dito ay itong ako. Okay? So, dito po sa pangatlo, gagamit po tayo ng by. Pag itatranslate na po natin sa English, itong ni, nina, nang, o noong. Okay? Kunyari po, ni Mario, by Mario, pag in English. Nina, Tina, at Ellen. Pag in English naman po ay by Tina and Ellen. Pag ginawa niyo naman po ay ng doktor. Kunyari po, tinawagan ng doktor. Pag yan ay in English nyo, by a doctor. Yung A po dyan, yan yung nang. Okay, pag ang ginawa niyo naman, tinawagan noong doktor. Pag in English nyo naman po yan, by the doctor. Okay? Yung noong po dyan, yan yung da. Okay? Pero kung gagamit po kayo ng pronouns, katulad po nitong me, you, hanggang dito sa it, yung Tagalog po natin para sa by ay wala pong katumbas. Okay? Direkta po tayo. At ito po yung aking halimbawa, tinawagan ko. Tinawagan mo. Direkta tayo. Hindi na natin kailangan gumamit ng ni, nina, ng, noong. Pero pag in-English na po natin itong ko, kailangan samahan po natin ng by. Yun po ang tatandaan nyo. Okay, kunyari, tinawagan ko. Pag in-English nyo po, called by me. Okay, pag isa pang halimbawa, tinawagan mo. Pag in-English nyo, called by you. Ganun naman po. Okay? So, yun lang po yung mga tatandaan nyo para makabuo po kayo ng passive voice na naka-past tense. Kung may magtatanong nga pala, paano mo malalamang naka-past tense yan? O ang pangyayari ay patungkol sa nakaraan? Kasi po, gumamit po tayo ng linking verbs na was at were. Ito pong was at were po, yan po ang nagbibigay senyales na tayo po ay ang pinag-uusapan po natin ay patungkol po sa nakaraan. Okay? So, ito pong mga verbs o action na ginawa ng ibang tao para sa ating pinag-uusapan, ito po ay gamit na gamit. Kaya sana makikitandaan din po. Okay? So, magbigay pa ako ng isang halimbawa. Itong, subukan po natin itong, ang mga kotse ay nilinis ko. Subukan po natin yan. Ang mga kotse ay nilinis ko. Pag yan ay tinranslate po natin sa English, the cars were cleaned by me. Yan, nakapag-English na po agad tayo. The cars were cleaned by me. The cars were cleaned by me. Ang mga kotse ay nilinis ko. So, nakabuo na po agad tayo ng English sentence na naka-passive voice. Okay? So, sana makikipractice po ng maigi ito at makikitandaan yung mga kasasabi ko lang po na mga batas para sa paggawa nyo po ng passive voice ay hindi po kayo magkamali. Okay po? Maraming salamat po.